Hello guys! Welcome to my channel, Estella Despabel. For today's video is tatalakayin natin kung masakit ba ang magpa-implant. Ouch! Kasi naka-schedule akong magpa-implant today. So malalaman natin kung masakit ba at kung matagal ba itong maglalas. At yung pag-i-implant, kung matagal ba ito. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga kakailanganing gamot para sa pagpapa-implant. Ayan, yung reseta ng aking dentista. Ito guys, yung aking reseta from my dentist. Ayan, may amoxicillin, may Soluplet, may Doliprane. Ayan yung para sa sakit, kung masakit siya. Tapos may Betadine, and then Dakin. Yan yung ating kailangan bilhin. So, ito na. Nakuha ko ng lahat. So, ito yung ating amoxicillin. Ayan. Ayan tayo amoxicillin. Ayan. Tatlong box siya. At ito yung Soluplet. Doliprane. Ito yung Dakin. Ito yung mga panlinis. Ito yung Betadine. Ayan. Dalawa yung aking Doliprane. So, ito, itong amoxicillin ay 1 hour before ng pag-o-opera o paglalagay ng aking implant. Ayan, tatlong piraso. Ayan. Tapos itong Soluplet, ayan, is mismong bago mag-opera. Ayan, bago operahan yung aking ngipin. Ayan, eto. Magte-take ako ng 3 tablets. Ayan, tutunawin. Pero ito, ininom ko. Iinumin lang. Ayan. So, yun lahat yung aking niriseta sa akin. Ayan. Pagkatapos ng ano, ng 3 capsule tablets, ayan, pinabukasan pagkatapos na ng ano, is isa sa umaga at isa sa gabi na. Ayan. At ito rin Soluplet. Ayan. Is after na is three tablet sa umaga, ayan, for 5 days, at ito is for 7 days, ayan. So kagaya ng sinabi ko, ito yung bago operahan, yung mismong oras na, at ito is 1 hour before. Yan yung amoxicillin. Ayan, 1 hour before ng schedule ng aking implant. So, magte-take na ako ng 3 tablet ng amoxicillin diluted in water. Ayan, itetake ko yung aking antibiotic habang ako'y kumakain para may laman yung aking sikmura. Kasi mas okay yung may laman ng sikmura kapag kum ng antibiotic. Ayan, punta na kami sa dentist para sa aking implant. Ayan, parang natatakot ako. Dito na sa car, going to the clinic. Makangiti pa kaya ako after ng aking dental. Let's check after.
Ayun, nandito na ako sa dental clinic. Waiting po na matawag ng dentista kasi meron pang pasyente sa loob. Ayun, nandito sa labas yung aking husband. Okay, medyo kinakabahan ako sa aking pagpapa-implant. At meron akong itatake na 3 gamot bago umpisan yung pag-implant. So, sa bahay is nag-take ako ng antibiotic 3 capsule at 3 diluted. Ayan. So, ngayon naman is 3. 3 rin. Ito naman. Dinala ko yung gamot ko. Ayan, 3. Tapos ito yung ano. Ayan. So, waiting na for the dentist. Meron pa siya durong pasyente. Ito, dinala ko yung ating mga gamot. Ayan. Nagdala rin ako ng tubig para kasi iinumin ko bago mag-start yung pagpapa-implant. Ayan. So, ito dahil. Ito yung iinumin ko bago mag-start. Ayan. Ito yung kanina iinumin ko. 3. Ayan. 3 tableta. Dinilute sa water. Ayan. Ayan ako mga prescribed sa akin. Pero yung water hindi prescribed ah. Ayan, dinala ko lang para pag-inom ko ng gamot. Ayan, hindi ko alam kung makakangiti pa ako after yung implant. Masakit kaya? Ayan. Sasabihin ko mamaya pagkatapos. Ayan, nandito na ako sa loob. Ayan, doon daw kami sa taas mag-operahan. Ayan. Ayan dyan sa taas, sa second floor. More moments later. Okay, after 30 minutes is natapos na ang ating ano. Is okay naman, wala naman sakit. Nintay ko lang yung dentist. Ayan, okay naman siya. Nailagay na yung tornilyo. Ayan. So, dito naman kami sa opisina niya dito. Hinihintay ko siya kasi sinarado niya yung clinic. More moments later. Guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan, tapos na yung aking pagpapa... nanggaling na kami sa dentist. Ayan, tapos na yung pagpapa-implant. At ayan, makikita nyo na nakangiti pa rin ako, diba? Ayan. So, ibig sabihin is... hindi siya masakit. Hindi masakit yung pagpapa-implant. Saka, tumagal lang ako ng 30 minutes lang yung tinagal ng pagpapa-opera ng aking implant. Yan, paglalagay ng tornilyo. Nung una is, kinakabahan ako, natatakot ako. Kasi, sabi ko sa sarili ko is, di ba, yung tutornilyuhan, baka kung ano yung mangyari sa aking panga, di ba? Pero, hindi. Wala siyang dugo. Hindi siya madugo. Hindi siya masakit. At, ayun. Ayan. Nakangiti pa rin. Tapos, babalik ako para check upin nila ulit kung okay pa rin yung aking yung nilagay na tornilyo, kung walang hassle. And then, after 5 to 6 months, saka palang lalagyan ng crown yung aking ngipin para siguradong okay na siya at magaling na. Ayan, talagang kumapit na. Ayan. So, ganyan lang pala yung pagpapa-implant. Walang aray, walang sakit. Kasi nilagyan siya ng pampamanhid. Pero nung nandun kami sa taas, kasi sa second floor ginawa eh. Kasi sa first floor yung paglalagay ng anesthesia. And then yung sa second floor, doon na ako nilagyan.
doon kami nagpunta para sa pagtuturnilyo. Ayan, paglalagay ng ano. At ito nga pala yung aking ano, yung kumbaga is certificate ng ng aking kung anong brand yung nilagay sa akin na na inimplant sa akin. Ito yung kanyang name. Ayan, French brand siya. Mas okay daw kasi siyempre nandito ako sa France, so mas madali kung malaman kung ano yung dapat kapag merong hindi ko nagustuhan. At yun na rin ang sabi ng aking dentista na mas okay daw yon dahil at least nandito ako sa France. Ayan. At kung meron mang akong katanungan, pwede akong mag-direct na magtanong sa aking doon sa ito sa Victory. Victory yung pangalan ng aking implant. Ayan. Made there in France. Ito guys, yung pinakapapel. Dapat itago ko daw to. Ayan. Pag nakalagay na yung red niya, ibig sabihin is naka-sterilize siya. Ayan, ginawa ngayon, 17 ng Mars. March. And then, ayan. And then, ayan ang pangalan, Victory. And sa France, ayan, makikita nyo sa France. Ayan. So, sterilize siya. At, ano ba, Titan. Ayan yung siguro yung pinaka-ano niya. Tapos yung, ayan yung ayan yung pinaka ano ng tornilyo. Yan, so yan, itatabi ko to. At babalik ako sa 31 sa katapusan ng buwan. Yan, para i-check up nila kung okay siya. Yan na akong implant sa ano, meron ng tornilyo. Wow! So bukas ng umaga is magte-take ako nitong amoxicillin, ayan, isang piraso sa umaga and then isang piraso sa gabi. Kasi ngayong araw na to is nakatatlong piraso sa sabay-sabay kong tinake. And then yung ating Sulipred, itong Sulipred, ayan, bukas ng umaga rin is for 5 days, tatlong piraso. Ito. Ito naman, Betadine is in the morning, maglalagay ako sa isang cotton buds. Hindi ko dapat scrub, ipapatong ko lang, ilalagay ko lang ganon. Tapos kung sana daw ano, maglalagay yan, ilagay lang ng ano ba yan? Ilagay lang yung cotton buds dyan na merong Betadine. Ito yung para sa umaga para ma-disinfect. And then ito naman yung para sa gabi. Ayan, iano rin ng cotton buds. Ayan. Ayan, dapat pag nilagay yun is huwag ididiin. Basta ipatong lang ganun. Dun sa pinaka-ibabaw ng tornilyo. At kung sana daw tutulo yun sa pinakagilid ng mga ng gums. Ayan, so ito yun. Yung panlinis, pang-disinfect. Ayan. So, natapos na yung ating pagpapa-implant. At hindi siya sa mga nagbabalak dyan na magpa-implant. Ayan, huwag kayo matakot. Ayan, kasi kanina is bago ako umpisahan, is talagang nagwo-worry ako, natatakot talaga ako. Pero yun, walang aray, walang dugo. Ayan, at hindi masakit. Ayan, kahit na ano. Wala siyang ano. Walang aray talaga. Yun, nandun yung tornilyo. Dito sa side na to yung pina-implant ko kasi yung dati kong crown is natanggal na. So, hindi na pwedeng ano, i-fix pa. So, kailangan na talagang bunutin. Kaya, ngayon, nagkaroon ako ng puwang dito sa ibagang. At alam naman na lagi tayong pinuya. So, kailangan talaga yung may ngipin na i-replace. Kasi dito is nangangawit ako kasi dito lang ako laging ngumunguya. So, kailangan ko dito. So, kaya naisipan ko talagang magpa-implant. Okay, hanggang dito lang po. Ito po si Stella Desclavel. Bye-bye! Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan,
paki-subscribe na po and click the notification bell para ma-notify kayo kung meron akong bagong videos. Ayan, paki-like and share na lang po. Maraming salamat. Thank you sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Bisu-bisu!